magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyong. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita naming ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, nakaanib ang sikda ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaraon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na kasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo't nagtuturo
sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo. Kasama ang kanyang mga tauhan, isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Panginoy, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon, hanaping magsikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Magsitayo na po ang lahat. Laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng paparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon,
nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. And happy Easter. Kahit wala ng awit ng papuri at wala ng Alleluia, Alleluia mamaya sa ating final blessing, huwag kalilimutan, Easter pa rin. Ha? Ilang linggo ho nating ipagdiriwang ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Napakahalaga po ng panahon na ito sapagkat binabalikan natin ang kwento hindi lamang ni Kristo. Ang kwento ni Kristo ay ang kaligtasan ng mundo. Ang kwento ni Kristo ay ang kaligtasan ng tao. Kaya nga po ito ang huwag mawawala sa atin. Hindi kung paano namatay si Kristo, kundi kung paano siya nagtagumpay. At yan ay magandang paalala sa atin araw-araw. Hindi yung pagising pa lang sa umaga, nag-iisip ka na naman na magiging problema ang aga-aga. Na kaya nga yung mga tindera, ayaw nila ng buwisit sa umaga. Walang utang, bawal umutang sa umaga. Yan ang mga buena mano nilang pambungad sa atin. Hindi yung pagising pa lang natin sa umaga, nag-aaway kagad kayong mag-asawa. Pagising pa lang sa umaga, nakasermon ka na kagad sa mga anak. Pagising pa lang sa umaga, ang dami mo na namang nakikitang mali sa iyong mga kasama. Itong magandang paalala sa atin na araw-araw at ganun din bago matulog. Hindi ka makatulog sa gabi nang hindi mo na kayo nagbabangayan, nang hindi mo na kayo nagtatalo. Matutulog ka na lang, ang dami mo pang inaaway. Kaya yung mga pagbasa natin ngayon ay paalala sa atin na araw-araw huwag tayong naghahanap ng problema. Araw-araw, huwag tayong gumagawa ng problema. Sapagkat araw-araw, laging may nakabanta, nakaabang, nakahanda sa ating biyaya. Sa ating unang pagbasa, sa kabila ng inggit ng mga saserdote, sa mga alagad ni Kristo, ipinakulong yung mga alagad. Talagang walang may dudulot na magandang inggit. Tuturuan. Dadaling ka lang nito sa kasamaan, sa kapahamakan. Kaya pag medyo nakakaramdam ka na naman ng inggit, aba, kumilos-kilos ka na. Huwag mong patatagalin. At huwag mo nang idadama yung iba sa inggit mo. Baka kung anong magawa mong hindi maganda. Kinulong yung mga alagad. Pero, isang gabi, dumating ang mga anghel o ang anghel ng Diyos at sila'y pinalaya. Tinulungan sila ng anghel ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, pinapaalala sa atin, ito ang sikat na sigat, John 3:16. For God so loved the world. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa mundo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi para ipahamak ang tao, kundi para iligtas ito. Kagaya ng anghel sa unang pagbasa, kagaya ng anak ng Diyos, araw-araw, umasa ka, magtiwala ka, laging magpapadala ang Diyos ng taong magliligtas sa iyo, ng taong tutulong sa iyo, ng taong magpapabuti sa iyo, ng taong magmamahal sa iyo, ng taong magliligtas sa iyo. Araw-araw, huwag ka lang laging umaasa, huwag ka lang laging nakaabang, sino na naman kayang mang-aaway sa akin? Sino naman kayang mang-aapi sa akin? Sino naman kayang manloloko sa akin? Huwag. Araw-araw, umasa ka na laging gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para tanggalin ka sa dilim ng iyong kasalanan.
sa kasinungalingan, sa kasamaan. Kaya nga sabi sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, yung gumagawa ng masama, ayaw sa liwanag dahil ayaw nilang makita ang ginagawa nilang kalokohan. Ngunit, ang taong gumagawa at panig sa katotohanan at kabutihan ay hindi natatakot, hindi madamot na makita ng iba na ang kanyang buhay ay ang buhay ng pagsunod sa Diyos. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, umasa tayo, makiusap tayo sa Diyos, na sana araw-araw, mas makita natin, mas makilala natin ang kapwa natin, hindi lang bilang kaaway, kakumpetensya, kakuntsaba. Sana makita natin ang bawat isa bilang mga anghel, bilang mga alagad, bilang sugo ng Diyos na maaaring tumulong at magligtas sa atin. Ngunit, sa huli, ipagdasal din natin, sana ikaw mismo, ikaw din, maging anghel, maging sugo ng Diyos na magliligtas sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniwala sa kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga ay pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na, naway makabahagi sa kalulatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal din po natin ang mga kapatid nating walang sapat mabuting makain at tirahan araw-araw, ang mga batang napapabayaan at inaabuso. Pagdasal din natin ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar, sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming mapagbigay, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo po kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon.
Amen. Magsiupo po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinahaba. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala.
Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiloot po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pag-arap mo makakamtang ang iyong sarili sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo'y ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar
Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay labis na nagpapasalamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagbibigay din ng tulong sa iba't ibang programa ng ating simbahan. Ang anumang pong pinansyal na tulong, material na tulong ay malaking bagay pong nagagamit natin sa pagbibigay natin ng kalinga, pag-asa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Tuwing Webes ng umaga, ang ating feeding program, yung iThursday. Kaya kapag Miyerkules, maaali po kayong magbigay kung nais ninyo ng mga dagdag na pagkain para sa mga homeless, mga kapatid nating walang tirahan na tinutulungan natin at least once a week man lang magkaroon ng mas mabuti at mas tamang makakain. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Mahal mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.